Mas tumaas pa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Paniwala ng ilang eksperto, hindi na yan dahil sa eleksyon, kundi sa mga bagong Omicron subvariant. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Tumataas na naman ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa bansa. Nitong nakaraang linggo, umabot sa 1,214 ang naitalang kaso. Mas mataas ito ng 9.9% kumpara sa nakalipas na dalawang linggo. Sabi ng Okta Research Group, posibleng ang mga bagong Omicron subvariant ang dahilan ng pagtaas ng kaso. Malabo daw na election pa ang dahilan nito. Kasi since February naman, may mga campaign rallies na tayo, may mga sorties tayo. Tapos hindi naman tayo nakakita ng pagtaas ng bilang ng kaso. At yung election more than 2 weeks ago na eh. So itong nakikita natin mga upticks ng cases, maliit pa lang sa ngayon, tingin natin dala ito na sub-variant na mas nakahawa kasi doon sa dati. Nitong weekend, kinumpirma ng Department of Health na isa pang Omicron subvariant ang nakapasok sa bansa. Yan ay ang BA.4 na dala ng isang OFW mula sa Middle East. Sabi ng medical experts, mas nakakahawa ang bagong BA.4 ng 20-30% kumpara sa ibang subvariant. Dalawa yung dapat pangambahan sa mutations ng variant na to. One, yung malakas na transmission. Ang pangalawa, kumalat ito sa Europa at sa Amerika na mataas din ng vaccination rate. So ang tiniteorya ng mga eksperto ay meron itong vaccine escape, no? Kahit ikaw ay vaccinated, kung mahina ang antibodies, baka ma-infect ka pa rin itong BA.4. Pero hindi naman daw nakakamatay ang BA.4. Mukhang hindi rin daw matutulad ang Pilipinas sa South Africa na may higit 10,000 BA.4 cases na kada araw. Dahil medyo malakas pa yung wall of immunity natin, kahit pa paano, baka a few thousand cases lang makita natin, baka nga umabot lang ng mga 5,000 at most, or siguro magugulat na ako, umabot na rin siya ng mga 10,000. Pero sa tingin ko, hindi siya lalagpas ng mga 10,000. Sa kabila nito, hindi pa nila inirerekomenda ang pagpapatupad ng mas mahigpit na border control. Mas maigi raw natutukan ng pansin ang pagpapabakuna at pagsunod sa health protocols. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.